Yo, welcome back to our channel mga Lodi B. And for today's tutorial ay magpapahagi tayo ng kaalaman kung paano nga ba gamitin itong Superplex ng Bremood at kung paano na rin gamitin itong Brazilian Keratin Botox Soft and Care with 80% straightening, 3 times better than Brazilian Blowout daw. Samahan na rin natin ng tutorial kung paano mag-highlights. So let's go! Bago nyan eh, huwag kalimutang isubscribe ang ating munting channel, pindutin ang notification bell button at piliin ang all para maging updated ka sa mga hair tutorials na ginagawa ko. So let's go! First procedure natin ay gagamit tayo ng bleach powder at ang developer na gagamitin natin dito ay 6% lamang. So ang mixing ratio ko dito is 1:1.5. So ang target highlights natin dito guys is magkaroon lamang ng magandang blending at hindi naman kailangan sobrang light ng highlights. Kaya kung mapapansin nyo dito guys ay 6% lamang yung ginamit kong developer para maiwasan natin masira yung pinaka ends ng hair ng client natin. At gagamitin na natin ng Superplex mga 2 to 3 ml lamang. So ang kagandahan ng Superplex guys is nakakatulong siyang patibayin ng bandang hair natin, especially lalo na kapag mag-highlights tayo or mag-undergo tayo ng bleach. Bago tayo mag-start ng highlights, i-section natin in 3 quadrant para mas maayos ang pag-highlights natin. Pag sinisimulan ko ang pag-highlights ko guys is nagsisection ako ng napaka nipis at kailangan hindi makapal para mas maganda yung outcome ng highlights. So ang technique ng pag-highlights ko dito guys is weaving, hindi siya slicing. So iwasan natin maging chunky siya para hindi masyadong makalat tignan. Kailangan natin na magkaroon ng magandang blending. So kung hirap kayong mag-highlights mag-isa guys, pwede kayong gumamit ng karton, ipatong nyo rin sa ilalim. So dito guys hindi ko na pinakita dahil sanay na ako nung talagang ganito lang, hindi na gumagamit ng matitikas na bagay para mas maayos natin yung highlights. Itong Superplex ng Bremood guys is maihahambig natin sa Olaplex. So ang trabaho nilang dalawa is patibayin yung band para maiwasan natin yung frizzy at pagkaputol-putol ng buho. Ang kagandahan lamang nito guys ng Superplex ng Bremood is mas mura kumpara sa Olaplex. Pero mas alam naman natin na ang Olaplex mas concentrated kaysa dito sa Superplex. Pero kung maghahanap kayo ng mga pang low end, pwede na tong Superplex na to. Kung mapapansin nyo dito guys is nagkaroon ng dalawang quadrant sa likod dahil mas malapad na yung bandang sa gitna kaya hinati natin siya. Side application naman tayo guys, kung mapapansin nyo dito, padiagonal yung sectioning natin. At ganun pa rin, manipis ang sectioning at maliliit na weave lang para mas magkaroon ng mas magandang blending.
Dito guys, sa bandang banks ay nag-create tayo ng maliit na triangular area para mas makapag-create tayo ng mas magandang highlight sa harap. After natin matapos sa application guys, is binabad natin ng mga 30 minutes. So dito guys, hindi natin kailangan mag-alala dahil gumamit tayo ng super flex. Pero wag naman masyadong matagal na pagbabad. After 30 minutes dito guys, ay check ko na yung highlights natin kung maganda na ba yung pagkakaprocess. After natin ma-process ng maayos guys is sa isa ko na siyang tinanggal. Nung matanggal na natin yung lahat ng foil guys, ay dito ay pinabanlawan ko na siya. At huwag kayong mag-alala guys, kahit isang beses nyo lang siya dito i-shampoo, is open na yung cuticle. Dahil lambok ng client guys is color treated na. It's already open cuticle hair na. Ngayon naman guys, ay gamitin naman natin yung Brazilian Keratin Botox Soft and Care. Yung 80% straightening. 3 times better than Brazilian Blowout daw. Kaya ako gumawa ulit ng tutorial ng Brazilian Botox guys is para maipakita sa viewer natin na hindi naman dapat tingnan yung kulay ng Brazilian Blowout. Yung dati kasi guys is dark orange. So ngayon yung nabili natin is medyo yellowish lang siya. So let's find out kung ano ba yung difference ng dalawang ito. Let's start the application. Unang gagawin natin guys is kailangan 100% dry yung buhok ng client natin. Sa sectioning naman, mapapansin nyo is medyo makapal yung pag-section ko. Hindi naman kailangan sobrang nipis dito guys. At talagang lalagyan natin yung magandang gamot to. Medyo dadamihan natin ng konti para mas sigurado tayo mas maganda yung magiging effect ng Brazilian blowout natin. After ma-apply yung product guys, is huwag kakalimutang i-comb through para mas maikalat natin ng maayos yung gamot doon sa buhok. Tatandaan natin dito guys na ang application natin is half inch away. Iwasan natin dumikit po sa anit, baka magkaroon ng cause ng allergy or anumang irritation sa scalp area. After natin i-apply yung Brazilian blowout guys, is pinabad ko siya dito ng mga isang oras para mas makita natin yung effect ng Brazilian Botox. After mga 30 minutes guys, is ito yung nangyari guys. Kung napapansin nyo, ginaganyan ng client yung buhok at dito ramdam niya talaga kung gano'ng kasakit sa mata or nakakalusulasok yung amoy ng Brazilian Botox. After ko maibabad dito guys ng isang oras, mapapansin nyo yung client natin. Pinag-face mask ko na siya at nag-face mask na rin ako. At kung makikita nyo, dalawang electric pan na yung gumagana.
dahil talagang masakit sa mata at maluluha ka talaga. So dito guys, kung mapapansin nyo is talagang hinahandry ko siya ng 100% using my paddle brush at warm air lang yung kailangan natin dun sa blower. After natin ma-blower ng 100% guys, dito is nag-proceed na ako sa pagpa-plancha. So yung init na gamit ko dito guys is 180 degree lamang. Dapat hindi masyadong mainit, nasa katamtaman lamang. Sa pagpa-plancha naman guys, kung mapapansin nyo dito, kailangan medyo malumanay lang yung pagplancha natin. At hindi siya yung tipong nasasabunutan or nahihila yung ulo ng customer natin. Iwasan natin yung masyadong pudpud na pudpud sa plak pagplancha pag nakita natin makintab na siya. So mag-proceed na tayo sa another section. Huwag yung masyadong bugbog na bugbog sa plancha. Plancha na tayo sa gilid guys, ay huwag natin kalimutang maglagay ng ear cups para maiwasan natin makapaso ng tenga. Pagkatapos nating plantsahin yung buhok guys, ito na yung result. Kung mapapansin nyo is madulas naman siya at shinier siyang tingnan. Ang di ko lang dito gusto guys is nanatili pa rin yung amoy at hindi pa rin siya nawawala sa mata. So ipapakita ko na rin dito sa inyo guys yung 3 days after wash para makita natin kung totoo ba talaga yung 80% straightening. After 3 days guys ay pinabalawan na natin yung hair ng client natin using conditioner lang. So yung init ng blower natin dito guys is warm lamang. Hindi tayo gagamit ng paddle brush or roller brush para mas makita natin yung outcome ng 3 days result.
Ito na guys, nung natuyo siya, kung mapapansin nyo may mga konting wave pa siya, pwede na natin sabihin 80%. Pero hindi lang natin alam kung hanggang kailan magtatagal yung effect, yung straight peeling effect niya. Kung nagustuhan nyo ang video for today ay huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel. Mag-like ka na rin at mag-comment ka kung meron ka mga katanungan at sasagutin natin yan sa comment section. See you in my next video. Maraming salamat sa nanood. Bye!